Magluto po tayo ng Singaporean stir fry noodles. So ito po yung mga kakailanganin natin. Rice noodles, cabbage, bean sprout, carrot, spring onion, yan, shrimp, ayan, ihiwalay mo yung ulo ng shrimp, and then garlic onion, ayan, ito yung leftover chicken, and then yung sauce, ketchup, light soy, dark soy, oyster sauce, chili flakes, and sugar. And then, kailangan natin ng dalawang itlog. So, ang unang natin gagawin ay iinitin natin yung wok. And then, kapag mainit na, maglalagay tayo ng mantika. Yun. And kapag mainit na yung mantika, igigisa na natin yung onion and garlic. Yan. Unahin natin yung onion. Yan. And yung bawang. Super bango. And then, ang next na ilalagay natin ay yung ulo ng shrimp. Ayan. So, sinave ko yung ulo ng shrimp kasi yan ang magpapalasa sa ating noodles. Ayan. Ayan, in-squeeze ko yung ulo para lumabas yung katas. Charot. Ayan. So, dyan ang gagaling yung lasa, guys. Kaya, ispis ko siya. And then, later, tatanggalin natin yung ulo. So, yan. Ayan. Sunod na natin yung shrimp meat. So, dito, guys, iwasan yung overcook yung shrimp para hindi siya maging chewy. Yan. Dapat yung sakto lang yung pagkakaluto niya. Hindi naman hilaw, hindi naman overcook. Yan. So, gisa-gisa lang. Yan. Super bango ng recipe na ito. Sunod na natin yung leftover ko na roasted chicken. So, tinanggal ko lang yung buto and then shredded lang yung chicken meat. Ayan. So, this time, tatanggalin na natin yung shrimp meat kasi luto na siya. Ayaw nating ma-overcook yung shrimp. So, tatanggalin na natin ito. So, ayan. Magdadagdag tayo ng konting oil kasi nag-dry na yung wok natin. And then, gigisa na natin yung mga gulay. Lalagyan na natin yung cabbage. And yung carrot. Ayan. So ngayon, maglagay tayo ng konting chicken concentrate or you can put chicken powder para magkaroon ng lasa yung gulay natin. Ayan, lagyan din natin ng konting water para madiglaze yung ilalim ng
wok. So ngayon, tatanggalin na natin yung ulo ng hipon. Ayan. Kasi nakuha na natin yung lasa niya. So this time, i-push nyo lang sa side yung vegetables and mag-add tayo ng konting oil kasi lulutuin na natin yung itlog. Ayan, medyo dry na yung wok natin. So mag-add tayo ng konting oil lang. Ayan. And then, lalagyan na natin yung beaten egg. So, mix lang. And then, stir fry nyo na siya with the vegetables. Ayan. So, kapag well mixed na siya, and then, luto na yung egg, lagay na natin yung half nung bean sprout. Then mix it with other vegetables. So ngayon, kapag luto na yung gulay natin, tanggalin na natin muna ito and then ilagay sa isang bowl. So dito, naglagay ako ng konting water lang para maluto yung noodles. Kasi binabad ko na yung noodles dito. So ayoko siyang masyadong malambot kasi mapuputol yung noodles. So gusto ko siya yung parang sakto lang yung pagkakaluto. Kaya onti-onti lang yung dagdag ko ng tubig dito. So ayan. So ito para madiglaze yung wok natin. And then ilalagay na natin yung soaked na noodles. Rice noodles. Yan. So, ilalagay na natin yung sauce na ginawa natin. Hindi ko muna inubos yung sauce kasi tatansyahin ko muna yung lasa. So, ayan. Nitira ko ng konti para sakaling pagkulang pa, may ilalagay pa ako mamaya. So, kapag tingin nyo kulang pa yung tubig, pwede kayong mag-add ng konting water pa or chicken broth para maluto ng konti yung noodles. So, ayan, yung natirang sauce, nilagyan ko ng konting water and then nilagay ko sa noodles. Maganda pag paunti-unti lang kasi pag marami, baka ma-overcook yung noodles, magputol siya pag kinain. So pag ganito, sakto lang siya. So ayan, nag-add ako ng konting water pa. So the other way of cooking the noodle guys is pwede mo siyang i-boil muna bago mo siya i-stir fry. Yung ginawa ko kasi, sinook ko lang siya sa water para lumambot yung noodles. And then, yung iba, pinapakuluan mo na bago i-stir fry. So, mas preferred ko to. Depende sa inyo kung ano yung gusto mo. So, ayan. Ayan. Ilagay na yung gulay kapag okay na yung noodles. And then, stir fry na lang ng konti. Ayan. Haluin na lang yung noodles and yung mga gulay. Ayan, napakalasa ng noodles na ito guys kasi gumamit tayo ng hipon. Yes. And then add tayo ng konting fresh na bean sprout para may
crunchiness kapag kinain natin. And then yung spring onion. Para may green na green. Yan. So, ayan. I think it's done. So, ayan na. Pwede na natin itong hanuin and then ilagay sa serving bowl. Lagay na natin sa serving bowl. So, marami akong niluto, guys, kasi pagkain ko siya for the entire week. Parang pang breakfast ko and then pang snack. Ang ganda ng pagkaluto ng noodles kasi hindi siya napuputo. Yum! Ayan, lagyan ng gulay sa ibabaw. Sarap siya, guys, partner sa kamote, nilagang kamote and boiled egg. Naku! Ayan, so yung shrimp na nilagay natin is tinappings natin sa ibabaw. Ayan, presenting my Singaporean stir-fry noodles. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!